Ano? Okay ba to? Gwapo mo naman. Ba't ka nang bihis? Attend ka ng kasal? Hindi. Bisita ka sa libing. Grabe ka naman. Eto na. Magdininong ka sa binyag, do. Dininong talaga? Okay nga sa'yo eh. Hindi, pinakiusapan ako ni Chiclet. Masama ka doon sa meeting mo sa admin. Chiclet? Teka lang. Parang hindi naman siya yun ang imposible. Ayaw niya umakyat? Ang totoo niyan, binigyan ko siya ng free cellphone case. Kapalit na pagsama ko sa isang meeting. Pasensya ka na ha. Nag-abala ka pa. Tapos na naman yung meeting eh. Alam. Eh, ano nangyari? Nakausap ko yung manager nila kanina eh. Ang dami palang kailangan bayaran para makakuha ng booth sa second floor. Hindi ko pa afford yung ganun to. Dami kong kailangan isipin na bayarin sa bahay. Tara. Saan tayo? Basta, sumama ka sa akin. Tara na. Thank you, kuya. Tama po. Sarap ng ganito, no? Walang halong pagpapanggap. Totoong tayo lang. Tama ka naman dun. Ay, salamat sa blowout mo, ha. Kala ko, hina akong malungkot kasi napurnada yung plano kong mangupahan sa second floor. Alam ko naman na makukuha mo yun balang araw, pero hindi lang siguro ngayon. Ba't ba di ka nakubusan ng positive vibes sa body mo? Lagi ako masaya pagkasama kita. Sabi kasi sa isang sikat na quote, there are three constants in life. Change, wow, English mo na. Wait lang. Wait lang ha. Change, choice, and kwek-kwek. Wow. Ano naman connect ng kwek-kwek doon? Ang ibig sabihin noon, dahil hindi natin naiwasan ng change sa buhay natin sa araw-araw, choice pa rin natin ang maging masaya. Sa moment na to, choice ko na pasayin ka. Siyempre with kwek-kwek. Masaya to. O diba sabi ko sa'yo, effective yung kwek-kwek? Nga, napaspire mo na ako. Ay! Ina! Ay! Ay! Idol! Masa po! Stop! Masa po! Ayos lang. Aba, nakaporma ka anak ha. Saan ka galing? May meeting po akong pinuntahan kanina. Uh-huh. Nag-inquire po ako para makakuha po ng booth sa second floor. Mas maganda po pwesto sa taas, di ba? Para ma-level up naman yung negosyo natin. Oo naman. O, mas maraming tao doon, mas maraming benta. May aircon pa. Kumusta naman? Natuloy ba? Opo, pero hindi ko na po itutuloy pa eh. Hindi ko pa po afford yung ganun. Masyado pong mahal. Okay lang. Kahit mabigat sa loob ko, gusto mo ba lumapit ako sa nanay mo? Tay, kahit hikahos na po tayo, hindi natin kailangan lumapit doon. Kung ako lang, anak, hindi ko kailangan yan eh. Pero kung para sa pangarap mo, kaya kong lunukin ng pride ko. Balita ko, malaki na daw yung kumpanya nila ng asawa niya. Ay naman, nakalimutan niya na ba yung ginawa niya sa atin? Iniwan niya tayo. Kaya hayaan mo na lang siya. Kung hindi niya tayo kailangan, hindi din natin siya kailangan.